cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan. Okay. Ayan. Medyo choppy po. Okay. So, magandang hapon po sa ating mga Filipino learners. Ayan. So, welcome po sa ating E2Live. Ayan. Sa ating E2Live sa panibago pong taon ng school year 2021-2022. Hatid po yan sa atin ng Department of Education, ICTS, Educational Technology Unit. Mapapanood po tayo sa ating Facebook page ng FB Live ng ating DepEd EdTech Unit at DepEd tayo. At syempre din po sa ating YouTube channel ng DepEd EdTech Unit at DepEd TV. So muli pong nagbabalik ang inyong kaibigang ibon ng EdTech at ang E2Live, si Tutor Jessica, at mamaya po may makakasama pa tayong isang tutor. Ayan, sabi ko lagi, hindi po isa ang magiging tutor, kundi dalawa. Ayan. So, ipasok po natin si Tutor Micah. Hello po! Magandang tanghali sa inyo lahat. Ako nga po pala si Tutor Micah from SDO Das Marinas. Ang inyong magiging kasama at kakwentuhan, katuwang din ng ating Tutor Jessica para sa pagtuturo sa Filipino by Campito. Ayan. So mamaya po ay magkwentuhan pa tayo, kaya mag-uumpisa na po tayo sa ating E2Live. Ayan, pwede po kayong bumasa ng pabate, Tutor Micah. Hello po, mula kay Rian Cake Mercado, watching from Bulac National High School, Minalin, Pampanga. Ayan, nararating natin na galing naman kay Elizabeth Bandigan. Good afternoon po, watching from Bagon Tapay Central Elementary School, Miang, South. Hello po, Mark Platon. Magandang hapon din po sa iyo. Mula naman kay Gabriel Kirovin from Novaliches High School, SUQC. Yan. Mula naman kay Mark Edward. Magandang araw po, hashtag Itulay Level Up. Mula kay Rain Calix. Nabasa ko na siya kanina. Alexandra Chris Villaruel. Alexa Patricia, watching from Baruya High School, 7 Productivity. Naku, mukhang magiging productive itong ating araw ngayon ha.
Mula naman kay Jail Mansueto. Good afternoon po, watching from Domino Elementary School, Tiblawan North District, Division of Davao del Sur. Ay, ang layo, grabe. Hello po sa lahat ng taga-Davao. Rosemel Dayan Canilao, good afternoon. Po watching from Makabebe High School, Grade 7 Charity. At mula naman kay Jasmine Kate Formalejo, watching from Bulac National High School, Mindaling, Pampanga. Ganun din. At mula kay John Rain Dry, good afternoon po, watching from Bulac. Magkakaklase ara to mga to, ah. Yan. So, hello po ulit. Ayan, kanina na po ba ang aking audio? Good afternoon po. Direct? Watching po from San Jose, Batang. Ayan. At kay Angela Umali naman. Good afternoon po, Bea Alexa Umali. Is watch. Watching hi! From High School, Senior High School Department, Grade 7, Santa Rosa. At yun, binanggit niyo pa. At hello din po. Pabatiin din po natin ang ating regional director ng Region 4A, si RD Panchet. Ayan. At syempre ang aming SDO, our superintendent ng SDO Rizal, naging ARD po natin sa Region 4A Calabarzon, Dr. Cherilu D. Repia, and of course our district supervisors, Mr. Ramon T. Patay and Mrs. Arceli Dejada of Teresa Sub-Office. At syempre, shout-out na rin po sa aking mga kaguro sa Buyon National High School, sa Teresa Rizal. Doon po ang aking pinanggalingan na paaralan. So ngayon, ready na yata si Tutor Maika. Hello po. Ayan, anong yes, nararamdaman nyo ngayon? Excited ako sa unang ere natin, ma'am, syempre. Siyempre. So ngayon ay dadako na po tayo sa ating aralin ngayong linggo, unang quarter ng unang linggo. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa kwentong bayan. Ayan, itong mga kwentong bayan na nagmula pa sa Mindanao. So lilibutin po natin ang buong Pilipinas sa pamamagitan po ng mga panitikan na magmula sa iba't ibang kultura at iba't ibang tradisyon ng Pilipinas. At welcome po sa ating version 2.0 ng wika at panitikan. Yehey! Yes po! Yehey! So ngayon, babasahin ni Tutor Mike ang ating mail ngayong hapon na ating gagamitin para sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Yes po, ma'am. Para sa unang quarter, sa unang linggo, sa pagtatapos ng online tutorial na ito, ang lahat ng mga mag-aaral ay inaasahan na nahihinuang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan. Yun. Ayan, makikita niyo yan sa most essential learning competencies sa Filipino 7. Dahil ang pag-uusapan lang natin ay ang mga ugnayan ng tradisyon na binasa sa may akda na ating pag-aaralan at ibibigay ang mga hinuha ng mga tauhan, kaugalian at kalagayang panlipunan at naibibigay ang mga salitang may kaugnayan sa paghihinuha. Kaya umpisa na po natin. Ready na ba? Uumpisa na natin sa pagpindot ng inyong heart reaction or heart emoji. Ayan. Heart lang, love lang tayo, mga bata, mga grade 7. At syempre, babatiin din natin ang guro sa Filipino 7 sa aming paaralan, si Bibining Edna Madriaga, na nakatutok po sa atin ngayong hapon. Yes po. Ayan, mukhang ready na, kaya let's go! Ito na ang ating unang linggo ng kwentong bayan ng Mindanao. Ayan, nakikita ninyo, ito ang nagsisimbolo ng rehiyon sa Mindanao. Nakikita nyo, ito ay barko. O, mga tinatawag na vinta. Ayan, nanonood din si Tutor Alin. Hello po, Tutor Alin. Good afternoon. Happy watching.
Ayan. At ang ating sanggunian para sa ating pag-aaralan ay mula sa Pivot 4A Calabarzon at SDO Coronadal City. Yes. Ayan. So, mamaya babalikan natin si Tutor Mica para ibahagi sa atin ang kuwentong maririnig natin mamayang hapon. Kaya kita-kits mamaya, Tutor Mica, relax lang. Sige. So, ngayon, mga batang Pilipino, bago muna tayo tumako sa ating pag-aaralan ngayong hapon, simulan na po natin ang gawain. Ayan. Sa ating unang gawain, basahin lamang ng mabuti ang bawat tanong sa ibaba at isulat ang tamang sagot gamit ang inyong kwaderno o i-type sa comment section. Sa tamang bilang po ha, magkakalimutan lagyan lang bilang ang inyong mga sagot. Ayan, yun after rinig po kay Shooter, ay kay Sir Rowell Manalo. Ayan, hello po Sir Rowell. At syempre kay Rel Camille. Ayan, kay Mark Platon at kay Jasmine Osena. Ayan. So, unang tanong. Ayan. Ayan tayong unang tanong. Ayan, i-type na po agad ang mga sagot. Pagkakalimutan lagyan ng bilang ang kwento na nagmula sa bawat pook na naglalahan ng katangi-tangi sa naisay ng kanilang lugar. Ito ba ay maikling kwento? Kwentong bayan? Epiko o alamat? Sagot na mga anak. Hello din po kay Ma'am Bibi Joy Alvarez. Ayan. Kay Rihanna Sagum from Grade 7 Prudence. Yan. Marami na pong nagtatype. Si Akisha Ariola, letter B. Mark Platon, B. Ayan, may nagsagot ng B. Ayan, ano kaya ang tamang sagot? Siyempre, ang tamang sagot sa unang bilang ay kwentong bayan, letter B. Sige, sunod. Ano masasalamin sa kwentong bayan? Na natin. Ang mga pagpipilian. Tradisyon ba? Paniniwala at kaugalian? Kultura ng isang lugar? O lahat ng nabanggit? A, B, C, or D? Yan, tama din ang inyong mga sagot kanina sa unang bilang. Ano nga ba ang nilalaman ng kwentong bayan? Yan, may nagsagot na ng C, may nagsagot ng D. Ayan, si Akisha, si Gabriel Carubi. Hello, Gabriel! Ayan. Ayan, ang abang sagot, Tutor Mica. Hello po, muli. Ako ay nagbabalik. Ayan, sa pangalawang bilang, ano ang masasalamin sa isang kwentong bayan? A, tradisyon. B, paniniwala at kaugalian. C, kultura ng isang lugar. O lahat ng nabanggit. Tingnan nga natin ang kanilang mga pasagutan. Tingnan ko kung may nagsagot na nga ba. Ayun, letter B, sabi ni Rel, letter B, letter, may nakita na akong tamang kasagutan. Mula kay Steven, Gabriel, Ian Carl, at Richard ba ito? Ayun, correct, letter D, lahat na nabanggit. Sunod, ang pangatlong bilang. Para sa ayan. Ano ang tawag sa isang nakaya na kayang makapagbigay ng sariling haka-haka opinion batay sa nabasang teksto? Letter A,
paghihinuha. Letter B, ito ba ay dapat? Letter C, ito ba ay pagsasali ng mga dialekto? O letter D, pagbabanghay? Ano ba yung tawag doon? Paki-comment nga ang inyong mga kasagutan ng wastong letra. Tingnan nga natin kung may nag-comment na. Letter A, letter A, letter C, letter A. Okay, ang tama kasagutan, mahusay, ay letter A. Very good. Paghihinuha. Pang-apat. Pang-apat. Sino ang unang nagsali ng mga dialekto na ginamit sa paglalahad ng kwentong bayan? Letter A. Ayan, naring humahabol na kasagutan. Mga mananako. Letter B. Ito ba ay mga millennial at tulad nyo? Letter C. Manunun. O letter D. Mga katutubo. Naku, ang dami mga sumasagot. Mula kay Dr. Turdy said, I am Carl Lordy. Ayan. Ang tama kasagutan ay correct. Letter A. Letter D. Mga katutubo. Ayan. At ang huling bilang, panglima. Para sa ikalimang bilang, anong relihiyon ang nangingibawa sa mga malalaking bahagi ng Mindanao? Siyempre, hindi naman ang lahat ng relihiyon ay pare-parehas. Letter A, Kristyanismo ba? Letter B, ito ba ay Hinduismo? Letter C, Islam? Excuse me, hindi Budismo. Ayan, tingnan natin yung mga kasagutan. Siyempre, ang pinaka-nangingibaba na reliyon sa bahagi ng Mindanao ay letter C, correct. Ayan, mahusay. Excuse me po. Ayan, dumang naman tayo. Susunod natin gawain. Letter C. Ayan, mahusay ang mga mag-aaral. So, labis-labis ang aking kagalakan sapagkat nakuha ang tamang mga kasagutan. Ngayon, pusuan na at pakinggan ang kwentong bayan na ikukwento ko ngayong araw na ito. Kung handa na, maaari bang pakicomment ng mga heart dyan? Papuso naman? Kung talagang handa na mo makinig sa unang kwentong tatalakayin natin para sa kwentong bayan, sa unang aralin. Ayan. Kung handa na ay simulan na natin ang kwentuhan. Ang pamagat ng aking ikukwento ay mula sa Katubong Blaan. Alam niyo ba yan? Narinig niyo na ba ang Katubong iyan? Kung hindi pa, emosyon tungkol sa kanila. Alam niyo ba ang mga Blaan ay isang tribong pamayanan ng Timog Mindanao? Ang pangalan ng katutubong ito ay pangkat sa dalawang salita na pinagtambal, ang salitang bla at ang an, na nangangahulugang manggagawang tao. Sunod. Excuse me. Sunod natin. Bukod pa roon, ang mga Blaan ay kilala bilang ho, yung magaling silang umistima ng mga bisita tuwing may pupunta sa kanilang lugar o tahanan o maalalahanin sa kanilang mga bisita kahit gaano pa ito kaabala sa kanilang mga trabaho o pamumuhay. Dahil alam naman natin, being hospitable ay isa sa mga magaganda katangian natin mga Pilipino. At maliban siyaan, ang mga katutubong Blaan ay sunod. Ayan, medyo naglag lang yung ating connection. Kadalasan ay binibigyan nila ito ng pagkain tulad ng tinapay o saging at kape. Nagsasagawa rin sila ng kanilang mga ritual ng mga awitin at sayaw sa mga bisita na ibig sabihin
akin ay mainit o malugod nilang tinatanggap ang kanilang mga bisita. Dahil ito ay isa sa mga kanilang kaugalian, kaya napapansin natin, hindi lahat ng mga Pilipino ay magkakatulad ng pagtanggap sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaray ng isang sayaw o ng isang awitin. Doon nila inaipapakita sa kanilang mga bisita o mga turista ang kanilang mainit na pagtanggap sa kanila. Kaya naman, yan na ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa mga katutumblaan. Ngayon, dito na tayo mismo sa mismong kwento na pinamagatang isang gulang at nga dato to sabi. Ayan, medyo may kahirapan ang pagbigkas ng mga pangalan sapagkat ito ay nagmula pa sa Mindanao. Ayan, kwentong bayan ng mga Blaan. Okay? Sisimulan ko sa salaysay ng kwentong bayan na ito. Ayan. Simulan na natin. Narinig ng mga kapatid niyang babae ang tunog ng agong. Narinig ba niyo ang tawag ni Sambulang? Ay, wait lang. Ito pala ang umpisa. Masyado ako na-excited doon. Ito pala ang umpisa. Isang gabi, habang natulog sa Sambulang sa loob ng kanyang kulambo, ay napanaginipan niya ang kanyang asawa na at dinala sa lugar ng Mahin Giri ni nga dato to sabi. Nabigla si Sambulang sa kanyang pagbangon ay wala na ang kanyang asawa. Mabilis na naghilos at sa kahinampas ang agong. Sunod. Narinig ng mga kapatid niyang babae ang tunog ng agong. Narinig ba niyo ang tawag ni Sambulang? Lahat tayo kailangan pumunta sa Lemlunay para kumusayin siya, sabi ni Naban sa mga kapatid. Agad naman naghanda ang walong magkakapatid. Sumakay sila sa kanilang kabayo papuntang Lemlunay. At agad na sinalubong ni Sambulang ang mga kapatid at sinabi, halina mga kapatid, babawihin ko ang aking asawang si Salumino. Inagaw niya nga dato sa sabing, sasama ako sa iyo kapatid ko, ano man ang mangyari sa iyo, basta nasa likuran mo lang ako, sabi ng kapatid na sinaban. Sunod. Agad na umalis. Agad na umalis, sina Sambulang at Nabang. Pagdating nila, agad nagpatayo ng kubong pansamantalang titirhan sa pakikipagdigma. Sa umpisa ng labanan, na Sambulang at Nadato sa Tosabing, inutusan ni Nabang ang kapatid na gumawa ng lindol. Hindi natakot si Nadato sa ginawang lindol ni Sambulang. Dahil dito, lalit si Sambulang. Inutusan ng bumaba si Ngadato upang sila ay magtuos. Agad naman binigyan ng proteksyon ni Ngadato si Saluminum gamit ang kanyang pananggalang. Nabigla sila nang may hulog na kumikinang natungkod sa kanilang pagitan at narinig ang boss nila ang boses ng matandang lalaking nagsasabing, "Tigilan ninyo ang pag-aaway. Kayo ay magkakapamilya." Inagaw ni Ngadato si Salumi. Inagaw ni Ngadato si Saluminum dahil hindi pa siya makalakad. Mahina pa ang kanyang tuhod. Kailangan pa niyang sumuso. Yeah. Biglang lumuha si Sambulang dahil ang narinig niya ay boss kanyang lolo. Tumayo siya at binuhat si Ngadato paakyat sa bahay. Umupo sila sa tabi ni Salumum. Nagyakapan ang tatlong magkapamilya.
at dyan nagtatapos ang kwentong bayan ng mga Blaan. At ngayon, tara, pag-usapan natin. Para sa unang katanungan, ayan, ano ba yung pinag-ingipan ni Samgulang? Sige na, kung naalala pa na nag-ingip dyan si Samgulang. At yun ang dahilan kung nagtuos si Dato nga na ba? Sabi. Ayan. Sige, antayin pa natin ang ibang mga sagot. Ayan. Habang iniintay natin ang kanilang mga kasagutan, pagbati muna sa aking mga mag-aaral mula sa Dasmariñas Integrated High School. Pagbati rin po sa aking punong guro, Dr. Raymundo V. Reyes, sa aming punong guro, Ginang Mari Lupi Cusado, at sa mga kapakaguro mula sa Dasmariñas Integrated High School. Pagbati rin po sa aming EPS SD o Dasmariñas, Binilining Fragilin, B. Rafael. Ayan. Good afternoon po, Mark Gabriel is watching from Ingo Dramol Integrated High School, Angandanan West District. Ayan. So habang hinihintay na rin ang kasagutan ng iba, ano nga ba ang napanaginipan? Sanggalo. Mula naman kay Gian Castro, mula kay Ma Teresa Angel Amigo, Ambis, Mark Gabriel Canete, good afternoon po. Ay, nabasa ko na pala siya kanina. Ayan yung mga kasagutan na. Mula kay Shireen, tinanan ang asawa. Mula naman kay Lay Escototo Kubaku, kinuha ang asawa niya ni Nga Datu to sabi. Ayan, hello, check. Ayan. Tatlong sensya. Okay, very good. Tama. Yes. Kung bakit kinuha ang asawa niya ni Nga Datu to Sabeng. Sino nga ba itong si Samgulang? Okay. Ayan, kilala natin kung sino itong si Samgulang. Siya yung may asawa na naginip, parang nanaginip siya na ninakaw pala yung asawa niya na si... Medyo hirap kasi yung pronounce yung mga language nila doon. Nga Datu Sabeng. Yun. Ayan. Nga Datu to Sabeng. Yan. Parang ang dialekto kasi na ginamit nila doon ay yung dialekto mula sa Sarangani. Kaya yung nakita ninyong mapa dyan na makaramihan sa mga lahi doon na mga Blaan ay magkakasama sila sa isang compound o isang lugar na yung grupo nila na magkakalapit lang ang bahay, tapos sila din ang mga magkakamag-anak at meron din silang nabuong isang pamayanan doon. Kaya ito ang naging sanhi ng kanyang panaginip. Yan, pinangungot siya doon. Kayo ba, Tutor Maika, na-experience mo na ba na may isang masamang panaginip na dumating sa iyong buhay? Ayan. Awa naman ng Panginoon ay hindi naman. At sa bawat araw na binibigay sa atin ay nagigising tayo. Ayan, kaya, very good naman. Sige, sunod na tanong. Isa-isahin natin ang ginawa ni Samgulang para mabalik o mabawi si Salumitnum sa mga kamay ni Nga Datu to Sabeng. Sino nga ba to si Salumitnum? Siguro niya yata yung asawa niya. Ayan. Ayan, ano nga ba yung pangyayari na nabanggit batay sa kwento? Ayan, yeah. Watching from Bulak National High School, kay Justin Sunga. Ayan, si Mark Platon, ang sabi niya kanina, ay pagkuha din ng asawa. Uso na pala ngayon to. Mga nakawan mga asawa. Yes, Tutor Jessica, kaya napapansin mo sa mga programa ngayon, ang daming tema. Yan! Yung mga mahilig dyan na manood ng, hindi ko nababanggitin yung programa, meron silang tatlong asawa
sa iba't ibang henerasyon. Parang ganito yung mga bawian na nagaganap. Yes, correct. At karagdagan, kung napapansin natin, ang mga kapatid natin, mga Muslim, ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa. Yun. Hanggat kaya nilang buhayin yung kanilang mapapangasawa. Pero sa atin, sa mga Kristiyano at iba pang sekta ng reliyon, syempre ito ay hindi maaari. So sila lamang yun. Ayan. So habang binabanggit natin isa-isa ang mga pangyayari, yan, isipin natin yung paghihinuha kanina ay matalakay din ito sa kung anong man ang opinyon na naiisip ng mga mambabasa. Yan, mga haka-haka, mga chismis. Ayan, meron din mga haka-haka din, mga kapitbahay natin dyan. Kamusta na po kayo, mga kumare? Ayan, yung mga madalas na napagkwekwentuhan. Kaya ito yung mga nakasaad na mga pangyayari. Ni Dato to sabi, parang meron silang engkwentro na ginawa dyan para mabawi ang kanyang asawang minamahal. Tama. Eto, gagutin natin yung pangatlong tanong. Kung ikaw si Sanggulang, gagawin mo rin ba ang kaniyang ginagawa? Nababawi niya yung asawa niya. Ano ba yung ginawa niya para mabawi yung asawa niya? O, itanongin natin sa totoong buhay din to. Mukhang gagawin mo talaga lahat. Mabawi mo lang yung tao minamahal mo, di ba? Sana all. Sabi ni Leia Escototo, oo daw. Ayan. Ayun. Pumayon siya. Pumayon siya sa ginawa ni Sanggulang. Yan. Si Sanggulang ay yung isang babae dyan na parang nakukutuban na niya. Parang kukunin ko na yung asawa ko. Paano ang iyari dyan? Paano yung mga anak namin? Sino nabubuhay sa mga anak namin? Ayan. Marami din ang nag-a-agree. Ayan, si Mark Gabriel, si John Reisenkirk, si Leia Escoto Kubagub. Ayan. May sumasang-ayon. Ang apat, anong kaugalian ang ipinakita ng mga kapatid nating laan? Kaya kung nakinig ninyo mabuti ano yung mga kultura, tradisyon ng mga blaan, ano nga ba ang ipinakita dito na mga kultura at tradisyon na nakasaad sa kwento? Ayan, basahin din natin ang sagot ni Mark Platon. Ayan, yes. Maika, pakibasa. Sabi ni Mark Platon mula sa bilang dalawa, bilang tatlo, kung ako ang persona, gagawin ko po ito dahil ang aking asawa ay isang hiya sa dapat ingatan. Ayan, naku, mukhang mapagmahal na. Ay, ako iingatan talaga. Naiingit naman ako doon, grabe. Ring Rysel, ayan, hospitable. Supportation. Yeah. Sabi ni Altea, pakibot. Ayan, parang sinusuporta nila, maliban lang doon. Ayan, si Marian James. Ayan, sa kasang school po kayo? Ayan, pa-shoutout si Mark. Ah, si Brian James. Ayan. Kung naipakita kanina na ang mga blaan ay mayroon din silang connection sa kanilang pamilya. Kaya parang family-oriented ang mga taga-blaan. Ayan, mga kapatid natin dyan sa blaan. Mabusta po kayo. At tatako tayo sa ikalima. Ayan. Ito ang kailangan niyong sagutin. Paano makatutulong sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa kapwa ang paggalang o pagrespeto at pagiging tapat? Sino ba lagay? Malaki ba natutulong yan para magkaroon kayo ng magandang ugnayan o relasyon? Halimbawa sa iyong kaibigan, sa iyong kamag-aral, sa iyong magulang. Ayan. At pakipaliwanag. Paano kayo nakakatulong yung pagiging magalang, yung pagrespeto at pagiging tapat? Ayan. Sabi pa, may karagdagan pa ni Mark Platon, ang kaugaliang ipinakita ng blaan ay napakamagiliw sa mga panauhin. Yes, ayan, yun yung tinatawag natin na hospitality.
Ayan, hospitality na pinapakita nila para may care sila sa kanilang mga sinasasakupan. Ayan, yun din ang sagot ni Jean Berongues. Berongues, ayan. Si Princess Muzones Balingit, igala ang bawat desisyon kung ito ay tama, pagrespeto upang makapaghatid ng magandang pagsasama. Yes, correct. Sang-ayon ako kay Princess. At wala naman kay Ray, Giselle Tauyan, nakapagpapasaya ng damdamin. Tama naman, kapag naramdaman mo na ang taong malapit sa iyo ay ginagalang ka, nirespeto ka, at tapat sa iyo, naturalmente, ang inyong pag-isama o ang inyong ugnayan ay magiging maganda rin. Ayan. At laging itatandaan ha, pagka sa isang pamilya, pag merong hindi nagkasundo, kailangan pag-usapan pa rin. Na masinsinan at may pagrespeto. Ayan. Yes. Pero din sagot si Rosemel Diane Canilaw. Nakatutulong ang pagiging tapat ng magkaroon ng maayos na relasyon sa kapwa sapagkat napapataas nila ang tiwala ng iyong kapwa sa iyo. Check na check yan. Sangayon ako kay Rosemel. Ah, very good. Very good talaga ang ating mga learners. Talagang akibot talaga. Yes, sige. Yes, Jessica. Ito pa. Mula kay Samantha Clea Avelino, makatutulong para iwas sa gulo. Correct. Siyempre, kinakailangan makuha mo muna yung respeto. Para respetuhin ka din nila. Diba? Ayan, maraming bumabati. Good afternoon po mula from 96A. Ayan, tandaan niyo po, siya po si Tutor Maika po ha. Ayan, si Tutor Maika po. Baka may nag-type ng ibang mga pangalan ng tutor. Ayan. Tutor Maika sa grade 8. Hello, hello. Ayan, makatip pa si Tutor Mel. Mga kasama ni Tutor Ronel. Kasunod po natin. Ayan, mga excited na ating mga tutis, mga Filipino tutis. Dahil dyan, subukan natin sagutin ang gawain na ito na sasanay natin kung gaano kayo kagaling sa paghihinuha o pagsasaulo ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pagbasa ng bawat sitwasyon. Binugan ang letra ng tamang sagot o pwede nyo i-type sa comment section ang inyong mga sagot. Huwag kakalimutan lagyan ng number kagaya kanina, no? Okay. Tunan natin sa unang sitwasyon. Ayan. Pagkaiba man ang katawagan, ngunit nagmula naman sa isang may likha. Kayo ba ay tama dahil tayo ang mga Pilipino na iisang lahi? Tama dahil iisa ang may likha ng lahat? Tama dahil sa bayaning nagbubuwis ng kanilang buhay? O tama dahil tayo ay nasa iisang bansa? Ito ba ay letrang A, B, C, or D? Okay, pili na po ng isa. Basahin mo ng mabuti. Isipin yung mabuti at namnamin ang bawat salita na nag-uugnay. Tutor Jessica, mula kay Matt, letter A, mula kay Rel, letter D daw, mula kay Kai, letter D, kay Cheryl, letter B, mula kay Rain Rizel, letter D, mula kay Sheila, letter B. Ayan. Ayan, marami din mga iba-ibang sagot, no? May letter A, may B, may C, at may D. Halos lahat yan ay tama, pero pipili natin ay iisang tama. Ano at ba ang sagot? Ayan, tayo natin kung ano ang sagot. Dahil ang tamang sagot dyan ay B. Dahil iisa ang may likha ng lahat. Ayan. Magkakaiba man ang katawagan, meron tayong iisang may likha. Ayan. Ay tama. Susunod. Dalawa. Ayan. Walang may tutulot ng tama ang kadamutan. Sino ba mga matatamot dyan? Hello, hello. Ito ay tama dahil ito ay maling gawi. Letter D, tama. Dahil pwedeng patawarin ang madadamot
si Mali dahil hindi pwedeng magbago ang madadamot. O Mali dahil kapag madamot, hindi nakakapag-isip ng tama. Letter A? Pag iba-iba mga haka-haka dyan. Letter C ba yan o letter D? Ayan, may mga sumagot na. Sabi nila ay letter B. Karamihan na kasagutan nila ay letter B maliban kay Jean. Pero nga sa letter B letter daw. A, may letter B. Yes. Kay Denzel ay letter D. Ayan, kay Rain ay letter A. Ayan. Alam niyo ba ang tamang sagot dito ay letter A? Ayan. Dahil talaga, ang wala talaga may dudulot na pagiging madamot o hindi mapagbigay o pagiging makasarili. Dahil yan okay. Nga ay isang maling gawi. Pwede namang letrang B, pero pagka kasi napatawa natin, uulitin na naman sa susunod. Kaya kailangan magtanda kayo mga anak, ano? Sunod, okay. Pangatlo. Susunod. Ayan. Pangatlo? Bago ako pa paano yun? Sige, go. Na Maynila ay may sarili ng politika ng Pilipinas. Letter A? Tama. Dahil pinatutunayan ito ng mga sinuunang paraan ng pagsulat at pamahalaan. Letter B? Tama. Dahil may panitika na nakasulat sa mga aklat. Letter C? Mali. Umasa lang tayo sa tradisyon ng impluensya ng mga Kastila. O letter D? Mali. Dahil sila mismo ang bumuo ng sibilisadong mga Pilipino. Ayan, papasok tayo ngayon sa ano, kasaysayan ng Pilipinas. Ayan, ano kaya ang mga mating ang mga Espanyol sa ating bansa. Ano nga ba ang lumaganap na relihiyon sa bandang Luzon at Visayas? Kaya naiwasan din sa Mindanao kung kanina na tanong ano nga ba yung humalat na relihiyon sa Mindanao dahil ito ay kinugkog naman ng mga Kastila ngunit nabigo naman silang sakupin ang ibang lugar sa Mindanao na pinatawag natin na Islam. Ayan, may mga kasagutan na sila, Trooper Jessica. Malaki Silveri Palakpak, letter A. Ayan, may pa shoutout pa. Malaki Rosemel, letter A. At nakikita ko sa mga kasagutan nila ay karamihan letter A. So, ano nga ba kasagutan nila? Tingnan natin kung letter E nga ba? Siyempre tama! Dahil pinatutulayan ito ng mga sinaunang paraan ng pagsulat at pamahalaan. Kaya ang tinatawag natin na kwentong bayan. Dahil sa kanila nagmula ang mga paniniwala, pag-uugali at mga pangaral na pwedeng sulatin o pwede rin pasalita din na nailalahad ang kanilang kasaysayan ng isang pook o lugar. Yes, correct. Eh, susunod na tayo. Pasunod. May narinig ng boses. Tigilan nyo ang pag-aaway. Kayo ay magkapamilya. Ang pahay na ito ay nangangahulugan ng patlang. Yeah. Ito ba ay kahalagahan ng pamilya? Tawagin ng pamilya kung nag-iipit, pamilya ang huling takbuhan o malapit na ugnayan o malapit sa pag-ugnayan ng pamilya. Yan, ano nga ba sa tingin nyo ang tamang sagot sa linyang ito? Ayan, tama din ang sagot ni Mar Platon. Dahil malakas ang pamalang sultanato sa Mindanao kaya hindi ito nasakop ng Kastila. Naku, napagaling talaga ni Mark Platon. Isa yan sa aking paboritong tsuti. Simula nung ako'y nag-uumpisa sa itulay. Ayan, madami nang tayong nakikitang sagot. Letter A daw. Karamihan ang sagot at isa kay Silverio, letter D po. Maliban doon, letter A, ang karamihang kasagutan nila. Kaya naman, ang tamang sagot ay siyempre, letter A. Kahalagahan ng pamilya. Yan, kaya yung mga magkakasama dyan sa isang bubong, yung mga pamilya nyo, mahalin nyo po sila at ingatan nyo po. At ang panghuli, ayan, bago tayo matapos ating tutorial, halina mga kapatid, babawiin ko ang asawa ni Salomino. Anong damdamin kaya ang inyong mahihinuha dyan? Tandaan ha, laging pong
titingnan natin kung ano ang mga diin na mga salita na naghuhudyat ng paghihinuha. Ito ba ay tapat sa pagmamahal sa asawa? Mapagkakatiwalang asawa? May respeto sa asawa? Dalisay ang pagmamahal sa asawa? O isa na all? Yeah, dapat pala, dadagdag ko yung sana all. Ayan. Damandama ko po, Tutor J. Ay, grabe naman. Tutor Ali naman. Pagka sa plaza mo. Ayan. Sana all, no? Diba? Ayan. Marami din akong nababasa mga sagot. Letter D mula kay Alexandra. Letter D mula kay Sheila. And then the letter D. Ayan, kay Rel. Ray Camila ay letter A. Ray, letter C. Ayan, letter D. Ayan, meron din dalawang sagot. Si Jamaila Nabong. Tapat sa pagmamahal sa asawa o dalisa yung pagmamahal sa asawa. Pero iisa lang ang tamang sagot dyan. Lahat po yan ay magkakahalin tulad. Ngunit ang mga ginagamit dyan ng mga salita ay may hahalin tulad base sa kung paano na ibanggit, kung paano niya palisabi ang kanyang hangarin na babawi ang kanyang asawa. Kaya naman, ang tamang sagot ay dalisay ang pagmamahal sa asawa. Hello po sa lahat ng mga single. Kaway-kaway mga single dahil dyan. Napakahusay talaga ng ating mga duties ngayong hapon. Nagtagumpay tayo sa pagtatalakay ng kwentong bayan. Kaya mag-care emoji naman kayo dyan kung kayo ay masipag at matalino sa pagbubusisi ng paghihinuha ng mga pangyayari. Ayan, madami ng mga nag-heart. Paki-heart naman po kung andyan pa ang ating mga cuties. Dahil dyan, may iiwanan po kaming isang hamon. Yes. Eto, pumili lang kayo ng isang halimbawa ng kwentong bayan at hahanapin nyo lamang dyan ang mga mahahalagang elemento na bibigyan natin ng buod. Meron tayong mga iba't ibang bahagi dyan. Panimula, suliranin. Kailangan meron tayong mga tao sa loob o yung mga taong sangkot sa kwento at mga tao sa labas o yung mga taong magpapadaloy ng suliranin sa kwento. Ano nga ba ang kasundulan at wakas ng kwento? Ganun lang kasimple. At saan natin siya? Ipopose. Ayan. Tandaan nyo kung mabuti, huwag kakalimutan ang mga hashtags na ito. Itulay Level Up, hashtag Wika at Panitikan nila Tutor Jessica at Maika at hashtag Pilipino7. Ayan. Saan natin ipopost Tutor Maika? Ayan, i-follow na ang official Facebook group ng DepEd Itulay at Filipino 7 Facebook group na makikita sa inyong screen. Ayan. Ayan. Meron din palang Facebook page ha. May pino palang Facebook page ang DepEd Itulay. Kaya pwede na po kayong mag-like dyan at pwede rin yung sundan ang mga updates ng mga schedule ng pag-ere ng mga episodes ng Itulay Online Tutorial Lunes hanggang Biyernes. Yes. At ito naman ang ating susunod na pag-aaralan. Ayan. Ayan. Para sa ikalawang linggo, ayan, sa susunod na linggo, mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Ayan. So, hindi pa tayo tapos sa ating kwentong bayan ha, dahil mayroon pa yung kasunod sa susunod na linggo. At eto naman ang ating mga susundan natin na mga tutors at mga tutor mentees at tutor mentors para sa Filipino sa junior high school mula yan 1:40 hanggang 4:20 ng hapon. Muli po, ako po ang inyong tutor ng Filipino 7, ang inyong paibigang ibon mula sa SDO Rizal Province, Tutor Jessica, mula po sa mataas na paaralang nasyonal ng Abuyod Teresa Sub-Office.
At ako naman si Tutor Maika mula sa SDO Das Marinas na nagsasabing, panalo ang kabataang Pilipino kapag may kaalaman sa wika at panitikan. Ayan, kailangan, kung may kailangan kayong malaman sa wika at panitikan, dyan lamang kami. Dahil sa wika at panitikan, tsak, feel na feel mo ang pagkatuto. Ayan, kaya kita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Ayan, at para sa anumang kwento at suwasyon, mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph. At ang susunod natin ay si na Tutor Ronel, ang aming program head, at si Tutor Mel para sa Filipino 8. Ayan, maraming salamat! Bye-bye! Ingat pong lahat! Ang husay man, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!